10 nakakamanghang time capsule na galing sa nakaraan. At dito, maniwala ka man o sa hindi, ay isa itong 132 years old na chewing gum na natagpuan sa isang time capsule. Alright, kapanapanabik ata ito. Ano-ano pa kaya ang mga laman ng time capsule na kanilang nakita? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Likas na sa ating mga tao ang maging maingat sa ating mga gamit. Maging bagay man ito, kayamanan o di naman kaya mahalagang dokumento, ipinipilit natin pangalagaan ito ng gusto. Para nga naman nang sa ganun, ipapakinabangan pa ito ng mga susunod na henerasyon. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 12 nakakamanghang time capsule na galing pa sa nakaraan. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button. At sabayan mo na rin ang pagkalembang ng kampana, nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya, simulan na natin! Number 12, 100 Years Old Box. Noong mga taong 1914 ay ang Wall Street Businessman Association ay naglagay ng time capsule at dito nga nila nilagay ang kanika nilang mga pangalan para sila'y may ukit sa kasaysayan. At dito nga ay nakapaloob ang mga iba't ibang mahalagang dokumento at ang pinaglagyan nga nila ay isang kahon na gawa sa purong tanso. At matapos nga nito ay binigay nila ito sa New York Historical Society. At nang dumating na nga ang tinakdang petsa para buksan ito, isa ka naman ito nakalimutan ng mga historian. Dahilan para ito'y umabot ng 1990. At dahil nga lumipas na ang maraming mga taon, ay naisip nila na ito'y buksan na lamang sa ika-100 na taon ng kahon. At dahil dito, nang dumating na nga ang 2014, ay sa kanila ito binuksan. At dito nga, itumambad sa kanila ang mga ilang medalya at mga liha mula pa sa gobernador. At meron din ditong newspaper. At meron pang isang liham na ginawa pa noong 1774 ng mga revolusyonaryo. At matapos nga nilang makita ang mga ito, ay nilibing nila muli ito noong taong ding 2014. At dito nga bago nila ito ilibing, ay dagdag pa sila ng isa pang kahon. At ang mga nakapaloob nga sa isang box ay mga Lady Gaga concert tickets, headphones, at mga ilang modernong kagamitan. At dito ay inilagay nila na huwag itong bubuksan hanggang dumating ang taong 2114. Number 11, Most Ambitious Capsule. Kung matagalan ka na sa 100 taon, ay baka mas lalo kang matagalan sa 1,000 taon. Sa eskwelahan ng Massachusetts, ay sila'y merong na-discovering historical artifact. Inilibing ito noong pang taong 1957 at na-discovery naman ito noong taong 2015 habang nagsasagawa ng construction ng naturang campus. At dito nga inahukay nila ang isang capsule na merong nakalagay na do not open until 2957 AD. Tagal naman nun. Kaya naman dahil dito, bagamat sila ang nakakita ng time capsule ay hindi nila ito binuksan. At ang capsule nga na na-discover nila ay gawa sa isang glass cylinder. Kaya naman makikita ang mga bagay sa loob ng capsule. At dito nga ay mayroong mga scientific articles, journals, at isang container na penicillin. At meron din dito ang computer transistor. At dito nga rin sa capsule na ito ay in-extract o tinanggal ng gumawa nito ang hangin sa loob ng capsule. At pinalitan ito ng argon, isang chemical element, dahilan para makasurvive ang mga laman nito sa napakahabang panahon. Number 10, Message from the Angel. At dito naman ay isa naman itong kakaibang granite na tila globo. At ito nga ay mula pa sa taong 1892. At ang hindi pang karaniwang bagay na ito ay binuksan habang nare-restore ang simbahan ng Salt Lake City sa Utah. At dito nga ay nakatungtong ang isang statuang anghel sa artifacts na ito. At matapos nga nito ay maingat na binuksan ng mga researcher ang globo. At ayun na nga, natuklasan nila dito ang 128 years old na gold coins, libro, medalya, at copper plate na may kasamang founder's name. At bukod pa dito ay ang globong pinaglagyan ay hindi na protektahan ng maayos ang mga artifacts, dahilan para ito ipasukin ng mga moist. Kaya naman ang mga Biblia at ilang lumang mga litrato ay ang siyang nasira at naapektuhan ng gusto. Subalit sa kabila nito ay nakita naman nila dito ang sinaunang pare at leader ng City Parish. At ang kabuuang laman ng globo ay 400 na gold coins, 12 libro, 2 litrato at 1 medalyon. Number 9, Message with the Bottle. Hindi lahat ng mga historical message ay nakabaon o di naman kaya ay nasa museo. Meron pa rin ilan na hindi mo alam na nasa paligid mo lang pala. Kaya naman dito ay ang Aylman family ay nakadiskubre ng isang kakaibang bote sa buhanginan habang sila'y nagbabakasyon sa West Coast, Australia noong 2018. At dito nga ay nakapaloob sa bote ang isang nakarolyong makapal na papel. At ang basahin nila ito ay dito nga nila nakita ang petsa na June 12, 1886. Sa
Sa una, hindi sila makapaniwala na totoong antik pala ito. Pero sa kalaunan, ay napatunayan nila na tunay pala ang petsang nakalagay dito. Nalaman din nila nang galing pala ito sa lumang barko ng German. At ang nakakabilib pa dito ay ang 132 years old na poteng ito ay nakasurvive sa napakahabang panahon. Sa ngayon, inapagpasyahan ng mag-asawa na ibahagi ang mga artifacts na ito sa mga museum sa buong mundo. Number 8, come from the past. Noong 2019, meron na namang na-discovering time capsule sa Salt Lake City. Ang capsule na ito ay ginawa pa ng mga panahong tinatayo pa ang isang eskwelahan noong 1887. At ang box na ito ay nauna nang na-discovery noong pang 1959. Pero isang newspaper lang ang tinanggal dito. At kagad naman itong ipinadala sa isang institution city. At matapos nga itong maipadala, ay nakalimutan ng buksan na tignan ang laman ng capsule. Kaya naman makalipas ang mahabang panahon, iniisipan ng mga tao na buksan at tignan na ang laman ng kahon. At dito nga inakita nila ang mga Bible, textbooks, mapa ng city, litrato ng katedral at iba pang mga gamit sa bahay. Kung inaakala mo na ito lamang ang laman ng kahon ay nagkakamali ka sapagkat dito nga nila nakita ang isang chewing gum na mayroon ng edad na 132 years old. Number 7, Statue with Secret. Noong mga taong 2018 ay mayroong isang monumento na binaklas sa New Orleans. At ng mga panahon na ginigiban na ang patungan ng monumento ay ang mga trabahador ay aksidenteng may nakitang copper box. At dito nga inapag-alaman nila na tinago nga ito noon pang taong 1913. Kaya naman, hindi na nakapagtataka kung bakit kinakalawang na ito. At ang buksan na nga ang naturang kahon ay nagulat sila sa mga laman nito. Ang laman nito ay punong-puno ng mga historical objects gaya ng old banknotes, mga dokumento, libro, lumang watawat at mga medalya. At meron ding perang nakita rito at ang mga perang ito ay pera pa noong 1862. Subalit ganun pa man ay walang nakakalam kung sinong tao ang nag-iwan ng mga ito. At sa kabila nga nito ay ang mga discovery na ito ay patuloy pang pinag-aaralan at nire-restore. Number 6, souvenirs in the wall. Hindi lahat ng mga time capsule ay dokumento, medalya at papel lagi ang laman. Dito ay ibahin naman natin ng konti. Habang ginagawa ang bahay sa Knoxville, ay ang mga kontraktor dito ay merong nakitang bagay na tinago sa loob ng dingding. Nang siya sa atin, ay tumambad sa kanila ang mga iba't ibang souvenirs. At liban dito ay sa labas ng kahon ay merong pang isang note na galing sa dating Wade Production Company. At nakapaloob nga sa kahon ng mga toy magazines, larawan ng mga tao at mga bagay mula po sa taong 90s. At maniwala ka man o sa hindi, ay wala silang kinuha sa mga ito. Bagkos ay binalik nila ang mga souvenirs at muling itinago para makita pa ng mga susunod na henerasyon. Number 5, Soldier's Room. Dito naman ay medyo kakaiba sapagkat hindi ito isang time capsule kundi isang kwartong hindi binago ang pagkakaayos simula nang mawala ang isang officer French na sundalo noong World War 1. Dito ay talaga namang hindi muling hinawakan pa ang mga gamit sa loob ng kwartong ito simula nang sumabak sa gera ang naturang sundalo. Sa sobrang kalumaan nga nito ay kapansin-pansin ang mga sapot na nakasabit na sa military uniform. Mayroon din ditong pipa ng sigarilyo na nakapatong lang sa lamesa at espada naman na nakasabit lang sa dingding. Namatay ang sundalong ito sa gera noong pang taong 1918 at dahil dito ay nag-decide ang mga magulang niya na paratilihing buhay ang memorya ng anak nila. Dahilan para hindi nga nila galawin ng huling pagkakaayos ng mga gamit na iniwan ng kanilang anak. Ang galing no? At dito nga sa loob ng kwarto ay makikita mo pa ang mga daan-daan taon ng mga furniture at pabalahibong helmet na nakapatong lang sa kama. At ang pumanaw na nga ang mga magulang ng sundalo ay nagpapalit-palit na ang mga nagmamay-ari dito. Ngunit sa kabila nga nito ay nanatili pa rin untouched ang mga gamit sa loob ng kwarto ng sundalo. Number 4, Forgotten Portrait. Dito naman ang mga taong 2010 ay sa lugar ng Paris ay mayroong isang malaking discovery sa apartment. Sa apartment na ito ay punong-puno ito ng mga furnitures at mga iba't ibang obra na mula pa sa 20th century. At sa apartment na nga na ito, ay dito nga nakatira noon si Marta de Florian, isang sikat na artista ng mga panahon na yon. At ang pumanaw na nga si Marta noong taong 1939 at ang anak niya naman noong taong 1966 ay wala nang nagkasikaso sa kanilang apartment. Bagamat ay walang nakatira, ay patuloy pa rin binabayaran ng apo niya ang upa sa apartment. At matapos nga ang 44 years, ay saka nga lang nadiskubre ng mga kamag-anakan niya at mga istorya na mayroon palang mahalagang bagay sa loob ng apartment. At dito nga nila nakita ang mga gamit na tika-tikada na ang edad. At ang pinakamahal pang gamit sa apartment na ito ay ang portrait ni Marta na likha ni Giovanni Boldini. At pumalo nga ang halaga nito ng 3 million euro sa auction. Number 3,
timeless shoes. Kung meron ng mga painting, pera at iba't ibang mga bagay na nadidiscover, ay dito naman tayo sa sapatos. Merong isang lalaking nagmana ng isang shoe store at pagpasok niya nga sa kanyang shoe store, ay dito niya na-discover ang isang pintuan na hindi na muling binuksan 50 taon na ang nakakaraan. At nang buksan niya nga ang kwartong ito, ay dito niya nga nakita ang mga inaalikabok na libo-libong mga sapatos, may mga sandals at iba't ibang mga sapatos. At makikita rin ng mga ganitong sapatos ay uso pa noong taong 1950s. Number 2, mysterious safe. Isipin mong nagbubutas ka ng dingding ng bahay mo at pagkatapos ay meron kang bakal na natamaan at natinignan mo ay isa pala itong misteryosong safe box. Anong gagawin mo? At ang ganitong kaganapan ay nangyari nga sa isang mag-asawa. At nang makita nga nila ito, ay kaagad nila itong binuksan. At dito nga itumambad sa kanila ang $50 cash, isang bote ng alak na mula pa sa taong 1960, at isang libro na may kalakip na litrato. At ang litrato nga na ito ay nagtuturo na kung saan pa mayroon nakatagong safe box na may lamang mga pera. Number 1, Vehicles Warehouse. May mga bansa at kumpanya noong 20th century na kung saan ay tinatago nila ang mga pampublikong sasakyan. At kung bibisita ka nga sa mga warehouse nila, ay dito mo nga makikita ang mga bibihirang 1908 metro cars, street cars at mga kauna-unahang bus na inimbento. At halos lahat ng mga ito ay pinangangalagaan pa rin ng gusto para mapanatili ang pagiging buhay at matibay nito. At habang lumilipas nga ang panahon ay ginawa na rin itong isang museo. Ginawa nila itong pasyalan para hindi mawaglit sa isipan ng mga tao na meron pang mga bagay na katulad ng mga ito. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay.